What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Okay. Ayan, nagbabalik ko tayo mga Reaksyon TV ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Inaantay ko yung susunod na topic boss RTV, gigil ako di. Parang alam mo na tong topic na to ha, Jocelyn ha. Ayan, maraming salamat po kay Jolly Bendia, vlogger, salamat po. Yan yung po yung isang channel na pangat vlog program ano po. Sa mga gustong dumalaw, puntahan niyo po yan. At sa panahon ni Apo Lakay, Marcos, mura ang bigas, asukal, gulay, lahat ng pagkain natin napakamura. Oh, ito. Piso naming mga kabataan noon makakabili na ng banana Q at sarsa parilya after EDSA 1 nagkahirap na. Naku po. Talaga eh. Eh yun. May mga pinaghahandaan po ato siya. Pinaghahandaan talaga. Talaga bang pinaghahandaan? Yes, sana mapilitan na din na kalahati ng Senado doon na tumaba karamihan. Mapalitan na rin. Oo nga, no? Oo nga. Sana nga mapalitan na. Anyway, mga Reaksyon TV, punta na ho tayo sa ating next topic. Ano? Dito tayo sa kabila. Yan, dito naman tayo. Malasakit ni Bongbong at tapang ni Digong. Yan ho ang ating ano. Ngayon na mga Reaksyon TV, dito sa ating next topic. Meron lang ho kasing isang vlogger na anti-Marcos. Manong Danny Lakay, wag i-hide si Mr. Saraspi para maliwanagan. At nasa na yun? But retracted. a big change when Corex existed. Yan. Naabutan ko pa yung 25 cents na makabili pa ng tinapay. Ayan ha, game tayo. Nandito na tayo sa ating next topic, mga Reaksyon TV ha. Yung mga hindi pa ho nakakapag-like and share pa po tayo, like and share. And yung mga silent viewers po, very much appreciated po na kahit po nakikinig lang kayo, alam ko na kayo ho ay nakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga magre-replay, maraming salamat po mga team replay ha. Very much appreciated po. Ngayon, mga Reaksyon TV, ito ho yung ating gagawa ng reaksyon. Isang anti-vlogger, isang anti-Marcos na vlogger na kung saan ho, ito ho ay isa sa artista yata ito or whatever. I-correct nyo po ako kung siya ba ay artista at siya ay produkto ng abs-cbn o ng abs-cbn. Hindi ko alam. Pero sa nakita ko lang at pinasa lang ho din sa akin to ng misis ko kanina na sinabi niya,
panoorin mo to, bigyan mo ng reaction kasi nakakagigil. So pinanood ko isa-isa. Ayan. At may mga nakapanood na rin sa atin. Okay, at ang alam ko, nagawa na rin ho yata ito ni Sangkay Janjan ng reaction, pero hindi ko pa ho napapanood yung ginagawa ni Sangkay ginawa ni Sangkay Janjan na reaction. Ngayon, ito naman ho yung reaction natin. Yung version naman ho ng ating reaction. Dito ho sa babaeng ito na anti-vlogger. Anti-vlogger, anti-Marcos. Ano bang anti-vlogger na yan? Just me yung marimarka, oo. Ito ho yan, nasan ba yan? Ito. Ito, ito. Nasaan yan? Saan na? Ito. Ito, ito. Hey, Janina Bella here. Ayan, si Janina, Janina Bella. Yan ho yung pangalan niya. Yan ho ba ay artista? O, diba, napakagandang babae, napakagandang dilag, no? Yun nga lang, question mark. Question mark, mga Reaksyon TV. Ito ho yung reaction ko sa mga pinagsasabi niya ho rito. At bibigyan ho natin at ididibank ho natin yung kanyang mga pinagsasabi sa abot ng ating makakaya. At katulong ko ho kayo, mga Reaksyon TV, na mga nanonood ho dito, na babasahin ko ang inyong mga komento ayon ho sa kanyang sinasabi rito. Sabay-sabay ho natin bigyan ng opinion at reaksyon itong sinasabi ho nitong vlogger na ito tungkol dito sa martial law na tinapik niya. Actually, ako ay nagtataka. Dahil yung kanyang channel ho, nung napanood ko, ay more on lipstick, more on pagpapaganda, beauty product, beauty, yung kanyang niche. Pero nagtaka tayo, bigla ho siyang naglabas ng topic tungkol ho sa martial law. Ako ho ay nagtataka lang, hindi ko ho malaman kung bakit. Ano ang meron? Question mark ho na malaki sa akin yon. May something. Ano yung something na yon? Either siguro, baka, ha, hindi ko sinasabi dito kay Janina na ano kaya ito? Naging bayaran? Nabayaran? O talagang itinapik niya lang talaga? O yun ho yung sa akin. At para naman no, hindi niya masabi na inaano natin. Pero ididibank ho natin yung kanyang pinagsasabi rito. Bayaran din yan. Ogag na yan. Sabi ni Ma'am Herlisa, beauty outside, demons inside. Yan, nako. Nasa lawit na pa ng tatay niya yung martial law. O nga eh. Hindi. Na I think itong si Janina na to ay pinanganak ng 90s. So wala pa siyang martial law noon. Wala ba ho siya? Di ko kilala yan, sabi ni Frosty. Impacta pala yung bossing. para sa akin parang Lisa Sebrano lang yan na gustong magpa-trending, gustong magpa-publicity. Ang tanong, magkano ang bayad? Yun na nga ang inaano natin. Nag-comment na din ako sa vlog niya. Nagulat din ako, baka bayaran kasi first time. O, di ba? O, first time mo. Kasi kung ahalongkatin ninyo yung kanya mga vlog, ay talaga mga more on pa-beauty, pa-cute, whatever. O, ngayon, panoorin ho natin ito, mga Reaksyon TV. Bigyan ho natin ng reaction. Tara. So as we have just passed the 49th anniversary of the Declaration of Martial Law, na-realize ko na madami sa atin, sa henerasyon natin at kasama ako doon, na kulang ang kaalaman natin tungkol sa kasaysayan. Oy, kulang sa kaalaman tungkol sa kasaysayan. Okay, may binanggit dito si Trixie Villa 11, mga Reaksyon TV, born April 12, 1999, 22 years old. So 1999 pala siya. Okay, wala naman hong problema kung sa edad or yung pinanganak siya ay 1999. Wala hong problema doon. Basta maayos ang pagre-research mo at okay, okay yon. Wala kaming problema. Pero, mali eh. O, sige, dito pa lang. Marami pa raw ho na hindi alam ang tunay na kasaysayan. Okay? Naniniwala ako na ito ang karapatan at responsibilidad natin para sa akin hindi lang bilang isang influencer or political science student, pero bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Kailangan nating pag-aralan ang totoong kwento ng martial law dahil bahagi ito ng ating history. Sana magbibigay ito ng kontribusyon laban sa historical revisionism. I'm not saying na walang oppression or inequalities na nangyari sa ibang termino ng presidente, but we are just going to learn and discuss this period of time. Although we can't make our historical knowledge gap disappear in just one vlog, I believe that we can close it by just an inch. Ano nga daw siya eh, hindi daw kailangan maging poll sci o political science. Parang pinapalabas niya political science siya, di ba? O, kung yun man yun, di sige, walang problema sa atin yun. O, sige, ako hindi ako political science.
pero nagre-research din ho ako. Ha? Okay, sige, go. Ilang taon po kayo nung na-declare yung martial law? Third year high school ako. 14 or 15. 21. 17 years old, I was a freshman. I was 14 years old. Katatapos ko lang ng college. 21, 22 yata ako. Naalala niya pa po ba yung September 23, yung proclamation ng martial law? You wake up and then... Biglang nag-shutdown lahat. No radio. Biglang wala kang nangyari. Everything was silent. Yung mga commentators na very bold, ay biglang natahimik. No classes. Tapos bawal. Bawal magkumpul-kumpulan, bawal magkwentuhan, bawal mag-comment. Isa sa mga una... Okay, diyan muna tayo. Pinatapos lang natin yung salita nila para naman medyo maganda-ganda naman yung ano. Nakita niya mga Reaksyon TV ha, kung sino ho yung kanyang mga ini-interview. Diba, sila ho ay talagang certified mga anti-Marcos. So ibig sabihin, dito ho sa vlog na to, lumalabas ho na bias itong topic na to. Lumalabas o na bias yung kanilang sasabihin dito because of yung kanyang mga ni-interview ay pabor sa kanila at sila ho ay ayaw ng martial law. Ngayon, mga Reaksyon TV, kaya ho tayo ngayon gumagawa ng topic na to. Gusto ho nating itama. O, tuloy natin. Okay? Ang ginawa ni former President Ferdinand Marcos pagkatapos niyang i-declare ang martial law ay authorize ang letter of instruction number 1. This authorized the military to take over the assets of major media outlets in the okay. Philippines. Ang total ng media outlets na pinasara during martial law ay 464. 8 major English newspapers, 18 vernacular Spanish and English language dailies, 60 community newspapers, 66 TV channels, and 20 radio stations, and 292 provincial radio stations. Okay, mga Reaksyon TV. Yan hong mga radio station na yan. Yan mga TV station na yan. Bakit ho pinasara? Bakit ho sinabi na isarado? Ano ho ang ibig sabihin? O ano ho yung sinasabi ho na basta lang ba papasarado yan kung wala hong dahilan? Basta lang ba na yan ay isasarado na inutos lang bigla na isarado niya yan na kahit wala ho silang nilalabag. O, ito ho, yung sinasabi ho nilang declaration, a letter of instruction pala, number 1, na sinasabi ho nito, ipapakita ko ho sa inyo. Ito ho, asa na ba yan? Display capture. Saan natin to ilalagay dito sa taas? Ayan. Ito ho, ito ho yung pinakita niya kanina na letter of instruction, mga Reaksyon TV. Na dito ho, sinasabi ho dito na ano, kaya ho dito ay yung mga television, ginagawa ho nilang mga propaganda na laban ho sa gobyerno. The communication, Philippine and order to prevent the use of privately owned newspapers, magazine, radio, and television facilities and all other media of communication for propaganda purposes against the government. Oh, ibig sabihin mga Reaksyon TV, ito ba hindi ba niya binasa to? Na kaya pinasarado yung mga yan because of may nakikita ho ang ating gobyerno na maling ginagawa nila na laban at pabor sa mga makakaliwang grupo. So ibig sabihin no, mga Reaksyon TV, wag lang ho nila sasabihin na pinasarado sila na walang dahilan. Oh, tama ba yun? Agree ba kayo doon mga Reaksyon? Agree ba kayo? Sige nga, agree ba kayo? Gumawa sila ng black propaganda, nakalagay dito. Oh. 'Di ba? Pursuant to proclamation number 1081 date September 21, 1972, in my capacity of commander-in-chief, binigyan ng pahintulot of all the armed force of the Philippines in order to prevent the use of privately owned newspapers, magazine, radio, and television facilities, and all other media of communication for propaganda purposes against the government. Oh, sige nga. Oh, sige nga, mga Reaksyon TV. Oh, ano yung sinasabi niya rito? Oh. Alangan naman ipasarado yan mga Reaksyon kung wala naman hong ginagawang hindi maganda. Kayo ho ang umusga.
Oh, kaya ang sabi ko sa inyo, ididibang ko natin yan. Oh, tuloy ko natin yan, mamaya uli. Sige, pasok, tuloy. May mga media outlets na pinayagan ulit bumukas. Ah, bakit pinayagan bumukas? Bakit? Kasi nga, sumusunod na sila. Dahil nung panahon na yon, talagang totoo naman o, yung sinasabi nila, na talagang lahat ng lalabas na newspapers, lahat ng lalabas sa television is kailangan mo malaman ng ating gobyerno kung yan ay meron talagang ano, meron talagang labag sa gobyerno na naghihikayat sa mga tao at lumalaban sa ating gobyerno. Oh. Di ba? Sige nga. Mga dyaryo, kontrolado dahil merong sensor. Military ang mga yan. Pero talagang araw-araw nagpupunta sa dyaryo, nakaupo doon. Binabasa yung dyaryo bago lalabas. Lahat monitored. Lahat. Walang freedom. Freedom of speech lalo na. Oh, walang freedom of speech. Biruin nyo. Walang freedom of speech. Hey, Diyos ko mayo, Marimar. Walang freedom of speech na sinasabi ninyo. Sino ba namang gobyerno? Di ba? Tayo gusto ng Pangulong Ferdinand Marcos na maging ano tayo? Yung makatao tayo. Maging democratic country tayo. Hindi tayo ayaw ni Pangulong Marcos na maging communist country tayo. O ngayon, kayong mga nagsasalita, di ba kayo yung laban sa gobyerno? Kayo yung mga ayaw sa gobyerno? Na kayo yung mga naglalasan sa kaisipan ng mga kabataan? Ngayon nagagalit kayo? Wala kayong freedom? Isipin ninyo sarili ninyo kung tama yung sinasabi nyo o mali. Hindi nga fake news, pero limited news. News that's favorable to... Paano sasabihin ninyo hindi fake news? Eh hindi naman talaga dapat maglabas ng fake news. Hanggang ngayon nga lumalabas ang fake news eh. Oh. Huwag ninyong pasamain masyado yung ginagawa sa inyo ng Pangulong Marcos. To them. Wala na kaming ibang naririnig. Ano po yung understanding niyo ng martial law noon? Noong nabalik ang radyo, ang nadidinig na lang lagi. Sa ikauundad ng bayan, disiplina ang kailangan. We knew what it would mean. No? The martial law, it's military rule. So sa akin, ang pagkakaintindi ko sa martial law, ay yung restrictions, yun ang nakita ko, restrictions of personal behavior. Sinasabi nila may disiplina, may ano, umpisa lang yun, ano, nung ano, wala nang disiplina, kasi yung mismo military na nag-aabuso eh. Uy, maganda ito, kasi disiplinado tayo. In the first 2 years, no, I actually liked it because indeed, tumahimik. And to do all that, you had to instill a climate of fear. And everybody who was against it was red tag. You learn to practice self-censorship. Kasi alam mo, you're gonna get in trouble eh. Tapos sasabihin sa amin, pagka tayo nasara, saan naman kukuha ng trabaho yan mga yan? Saan kukuha na yung pagpakain? So parang may guilty ano pa, ano na pa. So then you practice self-censorship. Nahala si Ferdinand Marcos. Oh, ayan na mga Reaksyon TV. Tignan ninyo yung mga kabias-bias nila. No? Na talagang sila daw, sinasabi nila na yung sinasabi na ang ikaunad naman sa yung disiplina, totoo naman. Pero sila, pinangangatawa nun nila na sinasabi nila, yun lang. Pero nung dati daw, meron daw hong mga sundalo na mga armed force, na mga militar, eh, alam nyo mga Reaksyon TV, dito ho natin malalaman, hindi naman kayo gagalawin ng mga militar, hindi kayo gagalawin ng mga armed force of the Philippines kung wala ka sa inyong kaduda-duda. Diba? Marami ho nagpapatunay na maganda ang martial law. Pero kayo, masyado ninyong pinasasama. Masyado ninyong sinasabi na yung mga yan, diktador o whatever, yung mga sundalo na yan, sinasabi nilang lately na lang yung disiplina na yan. Hindi ho ganun eh. Ang sinasabi ho dito, pinasasama ninyo na parang yung ginagawa ho ng Pangulong Marcos noon ay masama. Pero ang totoo, kayo mismo ang nagpapasama. So ano nangyari doon? Oh, kung kayo ay may mga disiplina sa sarili ninyo at sa kapwa ninyo, hindi kayo mag-aano na bilang yung mga aakyat sa bundok. Ano bang meron sa bundok? Ano bang meron sa makukuha sa bundok? Mga gulay, whatever. Oh, may mall ba sa bundok? May Jollibee ba? May McDo ba ron? Oh. Ayan ho yung sinasabi ho natin, mga Reaksyon TV. Tuloy natin.
Kaya itong mga nakakausap po niya na personalidad, ito ho ay mga certified na dilawan. Kaya against na against ho sila sa mga sasabihin nila pagdating ho kay Pangulong Marcos, umasa na ho tayo. Ngayon, itong batang ito, eh hindi ko ho alam kung ano ang lakas ng loob para ho gawin itong content na to na sinasabing kulang tayo sa kaalaman pagdating sa istorya, pagdating sa history. Ngayon, nene, sino ba ang kulang sa atin? Baka talo ka pa ni Mico Aldabe. Si Mico Aldabe, mas matanda ka dun. Bata pa si Mico Aldabe pero ang dami niyang nalalaman pagdating sa history ng Marcos, ng martial law. Oh, tuloy natin. Noong 1965, nakaupo siya sa Malacañang ng dalawang termino. Pero bago matapos ang pangalawang termino niya, pinirmahan ni Marcos ang Proclamation 1081 noong September 21, 1972. This memorialized September 21, 1972 as the foundation day of the new society o Bagong Lipunan. He was one of those who provided optimum support to farmers. I think the original agrarian reform program was done under his term. He was a developmental president in the sense that he identified major industrial projects. Nung taong dineclare ang martial law, may potential ang economic growth ng Pilipinas. Ang gross domestic product or... Dali, dito muna tayo, dito sa 1081 na yan na sinasabi niya. Asan na ba yan? Dineclare ang martial law, may potential... is self-censorship. Kasi alam mo, you're gonna get in trouble eh. Tapos sasabihin sa amin, pagka tayo nasara, saan naman kukuha ng trabaho yan mga yan? Saan kukuha na yung papakain? So parang may guilty, ano pa. So then you practice self-censorship. Nahalal si Ferdinand Marcos noong 1965. Nakaupo siya sa Malacañang ng dalawang termino. Pero bago matapos ang pangalawang termino niya, pinirmahan ni Marcos ang Proclamation 1081 noong September 21, 1972. Okay, mga Reaksyon TV, ito ho yung tinutukoy niya to ha. Ito ho yan. Ito ho yung proclamation na yan. Yung proclamation number 1081, 1972, Malacañang, Manila Proclamation, Proclamation State of Martial Law in the Philippines. Ito ho, our areas as the basis of carefully evaluated and verified information. Ha? Eh, hindi naman ho maglalagay ng ano yung mga nandito eh. And siyempre, sinasabi rin ho dito, yung mga... They have committed, they still committing act, violence, depression, story, sabotage, and injuries against duly constituted authorities against members at our law, enforcement agency, and worst of all against the peaceful member of our society. So ngayon, mga Reaksyon TV, dito sa mga pinapakita nila na to, diyan sa mga sinasabi nila na ito ho yung martial law na yan, hindi naman ho nila gagawin yan eh. Kung wala hong banta ng seguridad ng ating bansa, ang lagi hong ang very important sa ating gobyerno, sa ating leader, yung seguridad, yung security ng ating bansa. Ito, in the pack, and impact, ito ha, they have been are actually sagging, undertaking, and waging an armed insurrection of rebellion against the government of the Republic of the Philippines. Oh. So ngayon, oh, di ba? Oh, ngayon, mga Reaksyon TV, ayan ho. Oh, ayan ho yung mga sinasabi dito. So, yan yung mga propaganda. Ang lakas ng loob ng mag-lecture ng kasinungalingan. Eh baka nga kay Mico Aldabe lang, hindi pa manalo ng debate yan eh. O, di ba? Kahit kay Mico Aldabe, hindi ho mananalo yan ng debate, kung debate lang pag-uusapan. Kaya ho nila ginagawa itong martial law nito, itong issue na to, itong paninira kay Pangulong Marcos because of talagang malaki ho ang takot nila. Nangangamba sila na makabalik ang Marcos. Tandaan ho natin, yung samahan ng mga manggagawang a-asenso party list, sila mismo ang nagsabi, mga Reaksyon TV. Ano ang sabi nila? Dati kami ay mga aktivista.
na sumama kami sa mali. Ngayon, kami ay naninindigan na ang sinamahan namin ngayon, ang sinamahan namin noon ay mali. Kaya ngayon, nagsasabi kami, si Marcos, si Bongbong Marcos lang ang aming presidente dahil siya ang nakikita namin na may tunay na pagbabago. Di ba sinabi yun? Yun, yung mga dating mga manggagawa yan, na mga anti-Marcos, pero nagbalikan nun sila at ini-endorse pa nila ngayon si Marcos. So ngayon, parang supalpal yata sa inyo yun at patuloy ang inyong paninira. Wow. Saan ang inyong mga utak? Kahit pasabihin ninyong mga matatanda na kayo, kahit may mga edad na kayo, kung mali naman ang tinuturo ninyo sa aming mga bata, eh hindi ho pipwede yan. Hindi ho basta kami susunod-sunod na lang. May mga sariling pag-iisip ho kami. Hindi ho kami yung mga tipo ng mga tao na susunod-sunulan na sa inyo. Kami ho ay nagre-research din. Ngayon, eto ho yung panangga natin sa kanila. Oh. Di ba? Oh, magkalinawanan tayo. Oh, tuloy natin yung sinasabi niya. Okay. This memorialized September 21, 1972 as the foundation day of the new society o Bagong Lipunan. He was one of those who provided optimum support to farmers. I think the original agrarian reform program was done under his term. He was a developmental president in the sense that he identified major industrial projects. Noong taong dineclare ang martial law, may potential ang economic growth ng Pilipinas. Ang gross domestic product or GDP natin ay nasa 5.447%. Umakyat ito to 8.92% sa 1973. Kilala si... Andali ha, 1973. Ano ba yung sinasabi niya, 1973? A nascent middle class, okay? Mm-hmm. But that immediately lost it. Those jobs were gone by the turn of the decade. Oo, ang employment rate natin ay tumaas sa mga early years, pero eventually tumaas rin ang unemployment rate natin from 4.2% to 5.9% from 1978 to 1983. Okay, 1978, 4.2% yung unemployment rate, at yung 1983 daw ay 5.9%. Okay, asa na yan? Unemployment rate. Pakita natin mga Reaksyon TV. Ito ho. 1978. Okay. Unemployment rate. Mali ba? Mali ba yung sinasabi ko? 1978 nga. O, tama. O, ayan ha. 1978. Okay? Good? Okay? Good naman? Sige. Ang underemployment rate natin ay nag-triple from 10.2% to 29%. Okay. Para may comparison kayo, noong October 2020, kahit nasa gitna tayo ng pandemya noon, ang unemployment rate natin ay nasa 8.7% noong October 2020. And that was why, by the end of it all, poverty levels had risen up to higher than they were when martial law was started in 1972. And then what was worse was we had, you know, levels of starvation that was not seen at any time in Philippine economic history. Noong 1985, isang taon bago mag People Power Revolution, bumagsak ang GDP natin sa negative. Ang wages rin ng mga workers natin ay bumaba. So for unskilled workers in 1965, they were paid about 84 pesos. But in 1986, they were paid only 23. For skilled workers in 1965, they were paid around 112 pesos. But in 1986, they were paid 35 pesos instead. Noong 2015, ang poverty incidence natin ay nasa 21.6%. Noong 1986, ito ay naging 59%. Parang mali yata, mama. Parang mali yata sinabi mo dyan, ha? Parang nag-backward ka. Yes, Mio, ha? Noong 2015, 27% ang ating poverty incidence. Tapos, noong 1986, naging pumalo. So ibig sabihin nag-backward siya mga Reaksyon TV. Ngayon, mga Reaksyon, 1986. Di ba? 1986 poverty incidence.
Ito ho, 1986. Malalakihan ba? Malalakihan ba? Ayan. Poverty incidence. Ito ho, Ayan. Philippines. Dito ho, Philippines. 1950.7. Hindi ho, 59. 59 yung sinabi niya, pero dito sa nakita natin is 50 lang, 50.7. Sumunod, 1988, 46. Ito ho, yung mga nandito, 1985. 56 dito sa kabila, yung poverty incidence and percent. Population, ito families. Sa families, 50.7%. Sa population, 56.4. So, ayan. Di ba? Saan ho dyan yung poverty incidence? Sige. Things got so bad that we had to borrow and we had to cheat the books. No? Nahuli pa nga tayo ng World Bank. Eh. You see, that's the problem. Eh. Oftentimes, when people talk about the glorious days of martial law, they're talking only about the first 5 years. Eh. At the end of it, I would say development was hugely uneven. The inverted pyramid. Only a few are benefited. The masses are really, sila yung kawawa. Hanggang ngayon, sila pa rin yung naghihikahos, no? So, I don't know. To some people, subjectively, that might... Ito yung sinasabi ng babae kanina. Sila raw yung kawawa noon. Hanggang ngayon, sila pa rin daw po yung naghihikahos. Diyos mio naman. Kung hindi ba naman sumama sa inyo yan, naakalay magbabago nung EDSA People Power 1. Hanggang ngayon, asan natulungan nyo ba? Isisisi nyo sa gobyerno? Natulungan nyo ba? Samantalang nung AIDS sa People 1 na ginawa ninyo, natulungan nyo ba? Mahiya naman kayo sa pinagsasabi ninyo. Nasaan sila ngayon? Bakit nung naipanalo ninyo yung kagustuhan ninyo, maipunin nyo si Cory kung dyan si Cory Aquino? Natulungan nyo ba yung mga yan? Wala. Pagkatapos din nyo manalo, okay, thank you na lang. Ganun na lang. Ganun na lang ako kasimple yun. Thank you na lang. Sige nga. Sige, tuloy natin. The paradise. Nag-request si Marcos na mag-negotiate ang national power company natin with Westinghouse para bumili ng 2 nuclear reactors. Noon, ang costing ng Westinghouse ay nasa $650 million para sa isang nuclear reactor. Pero bigla ang kontrata natin para sa isang reactor ay nasa $2.2 billion. Pero never rin siyang nagamit. Ano kaya ang nangyari dito? Ba't di mo i-research kung ano nangyari dito? Okay. Ano nangyari dyan? Yun ang tanong. He was pushed to make people sacrifice because he had already lost a lot of loans that were unproductive. He was losing credibility and the banks started to rein in all the borrowing. At the end, what really happened was that he failed us. We were so much in debt. All the industrial enterprises that he planned were not accomplished. He also used those opportunities to steal the money. Noong 1960... Mga Reaksyon TV, bibigyan lang ho natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Natatandaan nyo, mga Reaksyon TV, si Pangulong Marcos nakiusap po kay Cory Aquino na ituloy yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero ano ang ginawa ni Cory Aquino? Bakit hindi nabuksan? Kasi ayaw niyang maalala ng mga tao na kung sino nagpagawa niyan. Na sana, kung hindi ho nila siniraan si Pangulong Marcos, nagagamit ho natin yung Bataang Nuclear Power Plant na yan, tandaan mo yan, Janina, o kung sino ka man. Na kung hindi nakinig yung mga yan at siniraan si Pangulong Marcos, di sana ngayon yung sobrang taas ng singil sa atin sa kuryente ng mga electric company na yan, ang laking bagay para sa atin. Yung bataan na tayo ang unang nagplano na magkaroon tayo niyan sa kauna-unahang Asia.
tayo lang ang bansang Pilipinas. Pero ano nangyari? Dahil sa kanilang mga galit, inggit, at hindi na namutawi sa kanila yung para sa taong bayan, at pinersonal nila ang alitan, pinersonal nila si Pangulong Marcos, ano nangyari? Di hindi nila pinakinabangan, hindi natin napakinabangan, pinasarado nila na yung bilyong piso dyan na ginastos na sana ay ginagamit natin at sana malaking bagay na makabayad tayo ng utang ng Pilipinas. Kaya nga ho kinuha ni Pangulong Marcos yan dahil para gumaan ang ating buhay. Gumaan tayo. Hindi eh. Di ba? Yun ang sinasabi ho natin. Yung bataan isinisisi ninyo kay Pangulong Marcos kung bakit hindi gumagana? Wow! Kung pinagana nilo yan, kung pinagana nila Cory Aquino yan, mas mura sana binabayaran natin ngayon. Di ba? Mas mura binabayaran natin sa kuryente. Dahil yan sa paninira. Keso masama daw sa keso masama daw sa kalusugan, iyang itinayo ni Pangulong Marcos na naniwala sa paninira na para hindi mabuksan, na gumawa ng mga kwento-kwento. Bakit ang ibang bansa maraming ganyan? Bakit tayo wala? Oh. Keso masama sa kalusugan, pero ang totoo, ayaw lang talaga pabuksan ni Cory Kong, ni Cory. Alam niya kasi na maaalala ng taong bayan kung ano yung pinagawang magiging kaginhawaan sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Di ba? Oh. Yun lang talagang totoo niyan. O ngayon, ano ang masasabi niyo diyan? O sagutin mo to, Janina, sagutin mo tong mga debunk ko sa'yo. Kung talagang ikaw ay political science, kung ikaw talaga ay merong alam sa history, na yung unang intro mo kanina na kulang tayo sa kaalaman sa pagdating sa history, sige, o, sagutin mo to. Magsagutan tayo. Itatapat ko sa iyo si Mico Aldabe. Oh. Di ba? Hindi yung kayo, influencer kayo eh. Ginagamit ninyo dapat yung pagiging influencer ninyo, yung marami ninyong subscribers, ginagamit ninyo dapat sa tama. Yung ma-enlighten ng tama ang tao. Yung maipaliwanag ng tama sa tao kung ano talaga ang tunay. Hindi yung papagamit kayo kung kani-kanino. Diyos mio, marimar kayo. Ganun ho yung totoo doon. Oh, sige, tuloy natin. $599 million pa lang ang debt natin. In 1986, ang debt natin ay nag-balloon to around $25 billion. This is international debt to the World Bank, IMF, and 483 other commercial banks. ATM yung ano eh, Philippine coffers eh, di ba? Yun ang ginawa nila. Everything that they wanted to buy, the real estate, the paintings, the ano, everything that they wanted to buy, pinapabayaran sa Banko ng Pilipinas. Na-identify ng gobyerno natin ang $860.8 million na ninakaw ng Marcoses. Up! Ano sabi mo? Ninakaw? Ay, sige. Paano mo mapapatunayan na ninakaw ng Marcos yan? Sige nga. Paano mo mapapatunayan yan? Oh, sige, dyan tayo magkakatalo ngayon. Tuloy natin, meron pa to. Lang maliit lang to sa estimated 5 to 10 billion dollars total na ninakaw. Oh, na ninakaw. 5 to 10 billion na ninakaw. Diyos mio, Marimar. Oh, yan ho. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabing ninakaw, meron kang pureba. Meron kang ebidensya. Yan ay paninirang puri, libelous ang tawag dyan. So ibig sabihin, Janina, kung sino ka man, yung sinasabi mong ninakaw, paano mo mapapatunayan ngayon sa korte kung talagang ninakaw? Baka isang bulat ko sa iyo, isampal ko sa iyo kung ano yung mga katunayan sa loob o sa mahigit 900 na kaso na isinampan nila sa Pangulong Marcos na sinasabi mong 5 to 10 billion ang ninakaw? Ismayo kang bata ka. Oh, patunayan kita ha. Oh, patunayan kita. Yung mga ninakaw na yan sinasabi ninyo. Oh, yung ill-gotten wealth na sinasabi ninyo, maraming salamat po kay ano, ano bang pangalan nito si ano, nakalimutan ko na kasi sobrang gigil ko eh, kay Norma Smith, maraming salamat po ma'am sa pag-member ng Reaksyon TV, very much appreciated, salamat po. Ito ho,
Ito. Ha, ito na. Ipapakita ko sa inyo, mga Reaksyon TV. Ito lang ho, sample lang ho ito. Sample lamang ito. Video na lang muna tayo. Mamaya na natin pakita yan. Video na lang. Asa na yan? Sa CNN tayo. Pasok CNN. Still at high tribe. Dali ha. Paano ito maano? Dapat dito yan. Yan. Tapos, itong isa. Yan, dapat dito. Still at high tribunal, the court denies the government's bid to collect damages from the estate of former President Ferdinand Marcos and his cronies. In 1987, the Presidential Commission on Good Government, or PCGG, accused Marcos and his cronies of taking part in schemes to acquire wealth. Among the respondents, former First Lady, now Congresswoman Imelda Marcos, and 16 others. The Sandigan Bayan dismissed the complaint in 2010, and the Supreme Court reaffirmed the decision today. It says the PCGG failed to present documentary evidence of the alleged ill-gotten wealth. Oh, ano? Oh, yan. Sige nga. Patunay. Oh. Oh, ano? Siya sinasabi mo, ngayon kung meron ka sinasabi na ninakaw nila at may ebidensya ka, magsampa ka ng kaso. Bobita ka. Oh. Di ba? Na sana, influencer ka, ginagamit mo sa tama yung pagiging influencer mo eh. Ilan ang subscribers mo? 700 something o 800 something subscribers? Tapos ganyan ang sasabihin mo? Lalasunin mo sila ng kaalaman mong ganyan? Oh, kulang na kulang talaga. Bumabalik sa iyo na kulang ka sa pagre-research. Yun ang totoo doon. Hmm. Di ba? O ito pa mga Reaksyon TV. Ito pa ho, isa. Sinasabi ni ninakaw? Oh, ito ho, papakita ko pa sa inyo. Oh. Ito ho. Marcos cleared in 863 million corruption case. Cleared. Di ba? Oh. Galing mo yan sa news. Oh. Sige nga. Oh, ayan ang sinasabi nila rito. Window of Philippine dictator Ferdinand Marcos, pati mga news talaga, is acquitted Monday of 32 counts. Oh, 32 counts, ha? Of illegally transferring wealth abroad during her husband 20 years rule. Oh, sige nga. Oh, ayan. Oh. Dapat meron kang ganyan. Dapat meron kang mga reference na ganyan bago ka magsalita. Patunayan mo, paano mo ito babalingin? Itong mga ninakaw sinasabi mo? Oh, ayan, napatunayan ba nila na nagnakaw sila? Napatunayan nyo ba na nagnakaw sila? Sige nga. Nakakainit kayo ng ulo, nakaka-high blood kayo. Oh, ito pa isa. Ito pa isa mga Reaksyon TV. Oh, ito pa ho, ah. Oh. Dali. Saan ba yan? Oh, ito, isa pa. Ito, ha. Hindi yan, ito. Anti-graft court, Sandigan Bayan dismisses. Dali, ito galing ho sa Crapler. Galing sa Crapler to, ha. Ito, kakampi nyo na to, ha. Crapler, ha. Itong Crapler, kasi Crapler ang tawag ko dito, eh. Ito, galing na sa inyo. Sa mga kagrupo ninyo, mga dilawan kayo. Ito ho. Anti-graft court, Sandigan Bayan dismisses a 267.4 million peso ill-gotten wealth case against Ferdinand and Imelda Marcos and alleged dummies Ignacio and Feroa Jimenez. Documents from the Presidential Commission on Good Government or PCGG show that Fe, who was Marcos's Malacanang social secretary, earned only 87,972 pesos per year. Yet bank documents obtained by the PCGG show she issued New York bank checks worth substantial sums of money to Cartier, Bulgari, and the Waldorf Towers, a known residence of Imelda in New York. The PCGG also has documents showing how Fe maintained accounts with Bankers Trust AG Zurich Geneva Bank in Switzerland. This is the third Marcos ill-gotten wealth case the Sandigan Bayan dismissed this year. Dismiss? Di ba? Sige nga. O ngayon, ano ang masasabi ninyo mga Reaksyon TV? Di ba? O ano na?
Diba? 900 mahigit na kaso isinampa nila. May napatunayan ba sila? Meron nung isang muntik lumusot. Meron nung muntik lumusot, mga ka-Reaksyon TV. Hindi naman nung kaila sa atin yon. Merong hun muntik lumusot na isang kaso nila kay Madam Imelda. Pero nag-apila ho ang pamilya Marcos para ho mapabulaanan yon. At nagkaroon, ayun, nayari, wala. Ngayon, sino ang totoo magnanakaw? Yung pumalit kayong Pangulong Marcos o si Pangulong Marcos? Oh, di ba? Yan ho yung sinasabi natin. Mamaya mo na i-share, Jocelyn Herrera, pag kinat ko to, ikakat ko ho ito, ibubukod ko ho ng ano ito. Ibubukod ko ho ito ng topic. I-upload ko ho ito ng bukod. Oh, ngayon, ano ang masasabi na ngayon dyan? Sino magpapatunay ngayon dyan? Ninakaw ka mo? Oh, sige nga. Diba? Ang dami. O, tuloy natin. Ito na ho. Tuloy natin ito sinasabi nila. Fun fact, ito nga ay nasa Guinness Book of World Records para sa greatest robbery of government. O, ayan ho. Isa pa ho itong Guinness Book of Record na to na kumagat sa sinasabi ho ng mga dilawan na yan. Diba? Hindi man lang sila nag-imbestiga. Ngayon, yan, Guinness Book of Record na yan. Nakakahiya kayo. Yung sinasabi ninyo, yung sinasabi ninyong yan, hindi ba bumabalik sa inyo? Greatest? Ang alam ko lang, ano eh, greatest robbery yung sinasabi na. Alam ko lang greatest yung kape eh. Diba? Yung greatest lang ng kape ang alam ko eh. Pero yung greatest na sinasabi ninyo, robbery ng bansang Pilipinas dahil kay Pangulong Marcos. Oh, sampal sa mga taga Guinness Book of Record to na kumakagat kayo na hindi pa alam kung ano itong katotohanan. Ngayon, yung 900 nila, ano, may napatunayan na ba kayo? Oh, kahit international court ho eh, hindi sila nanalo eh. Alam naman ho natin kapag international court, talagang yung bansa na ho natin, pinag-uusapan dyan, kung ano ho yung yaman ng ating bansa, yun ho ang pinagdidebatehan nila dyan, kung ano yung talagang totoo o hindi. Matatalino ho sila. Tapos sasabihin mo, nakaw, wow. Oh. Pagod-good ka pa? Bakit nga po ba na-declare yung martial law? Martial law was declared on the basis of a communist insurgency. Salamat naman at umamin din kayo. Salamat naman kayo at umamin din kayo na dahil sa mga communists, dahil sa insurgency, kaya nag-declare ng martial law because of security reason. Diba? Because of security reason, kaya nag-declare ng martial law ang Pangulong Marcos. Dahil sa mga insurgency na yan, sa mga communist party. Oh, buti naman, umamin kayo. Akala ko hindi ninyo aaminin yan eh. 1970s, the liberal press, in the case of the Philippines, they liked the fact that there was this son of a, who was doing and fighting the communists. Everybody was communist influence. Everybody is communist influence. Oh, salamat naman, ha? Nagpakatotoo kayo. Salamat. Kasi nagpakatotoo naman kayo. Yun ang maganda. Ha? Na dahil sa inyo, dahil sa rebelde, kaya nag-declare ng martial law si Pangulong Marcos. Yan ha, malinaw ho yan. On the record tayo, ha? Naka-record ho yan. Malinaw. Shout out kay Don Kengs. Even the church, the schools, the media, the unions, according to them. Nakatulong po ba talaga to sa issue ng communism? Well, it helped because it increased the number of NPAs. Nakatulong daw. Nag-increase daw ang kanilang mga ano. Nakatulong daw, nag-increase daw yung mga communists, yung mga rebelde. Oh, dahil daw sa martial law, mas maraming umanib sa kanila. Bigyan yung kalokohan yung mga yan.
tang inumin ninyo, wag naman Milo, para naman medyo maganda-ganda naman ang mga pinagsasabi ninyo. Yes, may mga analysis na nagsasabi. Yes, may mga analysis na nagsasabi. So, ma'am, sorry ha, hindi ka ho sigurado. Dapat din mo na sinabi. Dapat sinabi mo yung sigurado ka. May mga analysis na nagsasabi, so ibig sabihin, hindi pa rin clear para sa'yo. Wow! May mga analysis na nagsasabi, hindi clear? What? That the imposition of martial law worsened, parang mas maraming naging kasapi ang komunista. Actually, hindi yung imposition ng martial law, yung human rights violation nila na patuloy, nag-worsen, walang paltos eh, na tuloy-tuloy, no? Tingnan nyo yung human rights, sinaano nila. Teka lang. Alam nga naman, ang rebelde lang ang palayan ng patay ng patay sa sundalo. Hindi ba lalaban? Ang mga sundalo, gumaganti lang yan. Alam nga naman, ang hahayaan ng mga sundalo na sila ay pagbabarilin na hindi sila lalaban? Sinong tanga at sinong gago ang gagawa nun? Di sana wala na hong mga sundalong papasok sa atin. Wala na mga pulis na magpupulis. Wala na mga sundalo na magpapasok sa sundalo. Diba? Wow! Human rights! Human rights ka mo! Bakit may human rights ba yung ginagawa ninyo? Kapag yung mga makakaliwang grupo nakakapatay ng mga ordinaryong tao, may human rights ba kayo? Natatandaan ninyo, last year yata yun, mga kalakasyon tiwa, this year lang. Yung soccer player ba yun? Football player? Di ba yung nasabugan ng ano sa bandang Cotabato? Na imbis na kundinahin nila yung mga grupo ng mga kaliwa, hindi nila makundinda? Diyos miyo naman, oo. Sige nga, ako'y sinisipon sa inyo eh. Tuloy. Yun ang nag-worsen. Isang taon pagkatapos i-declare ni Marcos ang martial law, in-approve niya ang 1973 Constitution. This increased the number of Supreme Court members from 11 to 15 with a single Chief Justice and 40... Ayan, mga Reaksyon TV, yan, wala na hong ano yan eh. Wala na hong ano sa atin, yung sinasabi niya. Nakakainit lang ho ng ulo. Actually, overtime na tayo eh sa ating ginagawa eh. Overtime na ho tayo. Anyway, mga Reaksyon TV, yan ho yung sinasabi natin na didibang ano. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood. At I hope na kayo ay nagustuhan ninyo yung aking sinasabi. I hope na naintindihan ninyo yung aking explanation dito ho sa pagdidibang natin kung paano natin sagutin itong babaeng ito. Ay tayo ho ay magpapabulaan sa kanila. Igigiit natin yung sinasabi nila na hindi natin paniniwalaan yan. Na sana sa totoo lang pinalaya ni Kurikong si Joma ng basta-basta, walang due process. O tama, 'di ba? So marami pong salamat. Thank you. 1 trillion na mahigit yung mga yung kay Koyi tuloy. Kay Cory. At tapos na sa trillion kay Fidel B. Ramos. Kaya nga eh. 'Di ba? Ilang presidente na ang nagdaan? Na